langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyonawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami taguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ng isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng dalawang tipan, ang dalawang babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinatawanan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Mula sa alabok, ang mga mahirap. Sa pagkalugami, ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas, kung paanong naging palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit nahindi hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, noong Sabado, narinig natin sinabi ng ating Panginoon sa mga tao na higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ngayon, narinig naman natin sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, napakasama ng lahing ito. Nasabi niya yung mga katagang ito dahil marami sa mga tao na naroroon nung panahon niya, marami sa mga Hudyo ang hindi o ayaw makinig. At dahil sa ayaw nilang makinig,
dahil sa sarado ang kanilang tenga, isip at puso, hindi nila alintana o hindi nila alam kung sino na ang nasa harapan nila. Humihingi sila ng tanda para malaman, para mapatunayan na ang Panginoon na si Jesus ay ang talagang Mesiyas, na siya ang kanilang hinihintay nila. At humihingi sila ng din ang tanda dahil gusto nilang subukin ang ating Panginoon. Pero ang totoo niyan, hindi naman na nila kailangan ng palatandaan. At pag sinabi nating tanda, pag sinabi nating palatandaan sa konteksto ng ating ebanghelyo, ang ibig sabihin nun ay himala. Ang ibig sabihin din ng tanda ay tangible reality that leads to another reality. Ibig sabihin ng palatandaan ay bagay na nahahawakan, nakikita, na nagtuturo sa mas malalim na katotohanan. Pero ang hindi alintana ng mga taong ito ay ang katotohanan na hinahanap nila ay hindi na kailangan ng palatandaan. Dahil ang katotohanan na hinahanap nila ay mismong nasa harap na nila ang ating Panginoong Hesukristo. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil sa katigasan ng kanilang puso, hindi na nila ito nakita pa. Mga kapatid, hanggang ngayon, binibigyan pa rin tayo ng tanda ng ating Panginoon. Meron tayong tinatawag na mga sakramento. At ang ibig sabihin ng sakramento ay mga nakikitang tanda ng hindi nakikitang grasya. Kaya lang ang problema sa ating mga tao, minsan, kung ano lang yung nakikita natin, hanggang doon na lang tayo. Pero yung mga bagay na hindi natin nakikita, ang tendency, we take them for granted. Kaya nga, sa tuwing aaten tayo ng misa, alam kaya natin kung ano yung grasya na natatanggap natin? O baka naman hanggang palatandaan lang tayo? Baka naman hanggang tanda lang tayo? Yung grasya na kasunod nito, yung grasya na kasabay nito, hindi na natin na-appreciate. Dahil nakikita natin na ang tanda ay yung tinapay at alak. Yung mga tanda ay yung salita ng Diyos. Yung mga tanda ay yung ginagawa nating misa. Pero ano yung grasya na minsan hindi natin na-appreciate? Yun ay walang iba kundi tinatanggap natin mismo ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Walang iba kundi mismo yung salita niya ang naririnig natin sa misa. Mga kapatid, sa bawat araw din ng buhay natin, maraming tanda ang binibigay ng Diyos. Maraming tanda ng Kanyang pagmamahal ang ibinibigay niya sa atin. Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, tayo humihinga, tayo buhay, tayo ay malusog. Tanda, mga tanda ng pagmamahal ng Diyos. Ang katotohanan na tayo nakarating dito, sa mga sandaling ito, naka-attend tayo ng misa, tanda ng pagmamahal ng Diyos. At ang totoo niyan, hindi naman na talaga natin kailangan ng tanda. Dahil nasa harap na natin, tinatanggap na natin ang salita ng ating Panginoon, at kung tayo ay umaattend sa misa at nagkukomunyon, tinatanggap natin hindi lamang ang tanda, kundi tinatanggap natin mismong ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Pero katulad ng mga tao sa ating ebanghelyo, siguro madalas matigas din ng ating ulo. Siguro madalas hindi rin tayo marunong makinig. Kaya ang nangyayari, imbis na makita natin yung grasya, imbis na makita natin yung tanda, iba yung nakikita natin. Hindi natin makita kung ano talaga yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Mga kapatid, isa sa mga mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, hindi na natin kailangan ng palatandaan. Hindi na natin kailangan ng tanda. Dahil sa banal na misa at sa araw-araw na buhay natin, ipinadarama ng Diyos ang Kanyang walang hanggang biyaya at ibinibigay ng Diyos ang Kanyang sarili. Sa bawat paghinga natin, sana maging sapat na ito na tanda na meron tayong Diyos.
Sana sa bawat paghinga natin at sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, lalo na sa bawat pagtanggap natin ng kanyang katawan at dugo, ma-realize natin at ma-appreciate natin, hindi na natin kailangan ng tanda. Tinatanggap mismo natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumabaling tayo sa panalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang binibigkas ng pagsubok sa krus sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayaan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong tinapay at anak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin. Alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose,
kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister, sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Hesukristo, siya'y ating lakas at tampunan, Panginoon at Diyos.
nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos ating lahat, inumin, inihahain dugo ni Kristong butihin. Hinati-hating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan. Panginoon Diyos nating lahat. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahakal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.